When you put too much pressure on a pencil, it breaks. Diba? Pag masyado mong pinakakadiin ang gamit mo sa lapis, napuputol. Ganyan din po, mapapansin nyo. Pag masyadong madiin ang paggamit ng mga bata sa crayons, napuputol. That goes the same with us, with people. When a person is so much pressured, the person breaks. Pag masyadong mabigat, masyadong pinakakadiin, seryoso ka sa buhay, pati ikaw, napuputol ang buhay mo. Nasisiraan ka ng bait. Hindi po nakakatulong sa atin ang sobrang pressure. Kailangan ng pressure. Oo, di ka naman makakasulat kung walang diin. Hindi po ba? Pero yung sobra-sobra, hindi na nakakatulong. Tandaan natin, mas magiging mabunga ang ating buhay. Magiging mas sensado tayo sa anumang ating gagawin kung kalmado ka. Relax ka lang. Pag may problema ka, sabihan mo sarili mo. Relax ka lang. Dahil tandaan niyo po, ang tahimik na isip, matalim. A calm mind is a sharp one. Hindi ka makakahati ng niluluto mo kung hindi matalim ang kutsilyong ginagamit mo. Di po ba? At ganyan din, hindi ka makakaisip ng solusyon o sagot sa iyong problema, sa iyong buhay, kung hindi din matalim ang iyong isip. Kung magulo ang iyong isip, kahit na paano ka magdasal, magtrabaho, dumiskarte, wala kang makikitang solusyon, wala kang magagawa. Yan ang pinapaalala po sa atin ng ating ebanghelyo. Kalma ka lang. Relax ka lang. Dahil pagkalmado ang isip ng tao, hindi lang siya makakakita ng sagot sa kanyang problema, magpapakita pa ang anghel ng Diyos. May malaki din problema si San Jose sa kanyang buhay. Bago pa man sila nagsama ni Maria, sabi, may laman na, may anak na, may nabubuo ng supling. Kaya nga iniisip daw ni San Jose, anong gagawin niya? Habang siya'y nag-iisip, nagpakita ang anghel sa kanya. Kinausap siya. Ginawang mas malinaw ang plano ng Diyos. Hindi marinig ni San Jose, hindi makikita ni San Jose ang anghel kung magulo ang kanyang isip. Hindi po ba? Madalas iniisip natin natutulog si San Jose. Hindi. Napakalinaw ng ebanghelyo. Sabi, habang iniisip niya ang ganyan, nagpakita ang anghel. Di ba pwede naman po tayong managinip na gising? Pero paano mo makikitang malinaw ang plano ng Diyos kung magulo ang iyong isip? Sa pamamagitan lang ng payapang isip, doon nagiging malinaw ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Patahimikin mo ang iyong kalooban dahil may katotohanan. Nagsasalita ang Diyos sa katahimikan. God speaks to us in silence. Kaya nga po, dalawang bagay din ang sana ding iwasan natin. Una, don't pressure yourself. Huwag mo papabigatin ang iyong sarili. Hindi nakakatulong yan. Madalas kasalanan natin bakit bumibigat ang ating buhay. Sa kakaisip natin, bakit daw po lumulubog ang isang barko? Dahil may butas ito. Dahil nakapasok ang tubig sa bangka. Kung walang butas ang bangka, hindi ito lulubog. Anong ibig sabihin? Ganyan din po sa ating mga tao. Pag masyado mong pinepressure ang iyong sarili, magkakaroon ka din ng butas at hindi ka makakausad. Madalas, binibigyan natin ng limitasyon ang ating sarili. Sinasabi natin, dapat makaisang take lang ako sa board. Pero pumagsak ka, nadidepress yung iba. Magte-take na naman, dapat pangalawa, pumasa na ako. Pangalawang beses, bumagsak na naman. Gusto na magpakamatay. Yung mga iba, sinasabi nila, pag 30 years old na ako, dapat meron na ako sasakyan. Yung iba, sinasabi, dapat pag 40 years old na ako, tapos na yung bahay. Pag 50 years old na ako, dapat wala na akong utang, nagta-travel na lang ako. Eh, 60 years old ka na, wala ka pa rin sasakyan. Hindi pa rin maayos yung bahay mo, marami ka pa rin utang. Eh, ano magagawa mo? Kung minsan, meron nagkasakit sa pamilya, di po ba?
Eh ano magagawa mo? Umisang kailangan pang mag-aral na mga pamangkin mo. Talagang ganyan ang buhay. Merong binibigay ang Diyos sa atin na hindi natin pinaghahandaan. Pero hindi makakatulong kung pre-pressurein mo ang iyong sarili, pinapabigat mo ang iyong buhay sa iyong pag-iisip. Bayaan mo at hayaan mo ang Diyos. Amen? Pero pangalawa, huwag kang pa-pressure sa ibang tao. Kasalanan din natin yan. Palagi tayong nakikinig sa sinasabi ng iba. Minsan, yung mga iba sa atin nagpapakamatay sa trabaho. Hindi po ba? Walang masama na maging seryoso ka, na maging mabuti kang trabahador o pagbutihan mo ang iyong pagtatrabaho. Pero kung naman pinapatay mong sarili mo sa iyong ginagawa, hindi rin mabuti at maganda ito. Hindi po ba? Binibigay mo 8 hours ng buhay mo sa trabaho araw-araw. Ilan na lang yung natitira sa iyo? Yung another 8 hours, pantutulog mo yan, pagpapahinga mo. Nasaan yung buhay mo doon? Huwag mong papatayin ang iyong sarili sa trabaho. Kung talagang hindi mo kaya kahit na anong sabihin ng boss mo, sabihin mo hindi mo kaya. Be kind to yourself. Kalma lang. Relax ka lang. Bakit kailangan palagi tayong kalmado? Tandaan niyo po ito. Dahil pagkatapos mong ginawa ang lahat ng makakaya mo, may ginagawa ang Diyos. Please remember this. While you are resting, God is doing something. While you are sleeping, God is working. Pagkatapos mong magtrabaho, ang Diyos naman ang magtatrabaho. Kaya nga, yung kasabihan, di po ba? Do your best and God will take care of the rest. Oo, magpagod ka, pero pagkatapos mong magtrabaho, magpagod, alay mo sa Diyos. Siya naman, dahil nagtitiwala tayo, hindi niya tayo pababayaan.